ating alamin at suriin kung ano nga ba ang mga bansang gumanti na sa China. Kasama nga ba ang Pilipinas? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. China ang isa sa mga bansa sa Silangang Asya na siyang pinakamatao at isa sa pinag-uusapan na bansa sa buong mundo. Dahil sa angking lakas at tapang nitong taglay sa pangihimasok nito sa maliliit na bansa, katulad na lamang ng Pilipinas, Vietnam at Taiwan. Ating tatalakayin ngayon sa video na ito kung ano-ano na nga ba mga bansa na pumalag sa pambubuli na ginagawa ng mga Tsino. Sa patuloy na panghihimasok nito sa iba't ibang teritoryo, dumadami ang mga bansang nakakaalitan at nakakaaway nila. Lingid sa ating kaalaman ang ginawang pambubuli na naman ng China sa atin. Kamakailan lamang ang ginawa nilang pambobomba ng water cannon sa supply boat ng Pilipinas at ang panggigit-git nito sa barko ng Pilipinas. Hindi lamang Pilipino ang nakakaranas ng pambubuli ng mga Tsino, bagkus madami pang mga karatig nating bansa, katulad na lamang na nangyayaring tensyon sa Taiwan. Kailan nga ba matutuldukan ang ganitong maling gawain ng mga Tsino? Number 5, Argentina. Noong March 2, 2019, isa ang bansang Argentina sa pumalag na sa panghihimasok ng China sa kanilang karagatan na parte ng kanilang teritoryo. Ito nga ay humantong sa pamamaril ng mga Argentina sa fishing vessel ng China bilang hudyat ng babala na itigil ang kanilang maling gawain. Dahil sa pagiging agresibo nila, kahit pa ito ay unang nagbigay ng light signal ay patuloy pa rin ng mga Tsino at ito ay lumapit pa nga ng tuluyan sa Argentine Coast Guard. Ayon sa report sa Argentina, hindi nila matukoy kung sino nagmamay-ari ng Wasiang 801 na ito at ang Chinese Fisheries Management Bureau at ang Agricultural Ministry. Tulad ng hindi pagpagsisindak ng bansang ito kahit pa sa labas at lakas na mayroon ang China. Alam mo ba na ang pangyayaring ito ay naganap na din sa pagitan ng Argentina at South America noong 2018? Kaya masabing mataas ang level ng seguridad ng hukbong pandagat ng bansang ito at kinilang pinagtutuunan na halos ng pansin ang mga iligal na nangingisda sa kanilang teritoryo. Tila hindi pasisindak ang Argentina maging sa malalakas na bansa na nakapaligid sa kanya. Number 4, Taiwan. Ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China ay patuloy pa ding nasisilayan hanggang sa ngayong kasalukuyan. Kahit na patuloy na pinipressure ng China ang Taiwan, hindi nagpapasindak ang bansang ito. Dahil sa ganitong sitwasyon ay patuloy na pinalalakas ng Taiwan ang kanilang depensa at proteksyon sa tulong na din ng Estados Unidos. Dahil sa patuloy na pangingialam ng China sa karagatang teritoryo ng Taiwan, kung kaya't natuto na din itong lumaban. Tinataboy na ng hukbong dagat ng Taiwan ang mga barko ng mga Tsino na iligal na pumupunta at nangingisda sa kanilang bansa. Maliit man ang bansang ito, ngunit ito ay hindi papahuli sa kanilang kagamitang pandigma. Sa katunayan, ang bansang ito ay pang number 23 sa 145 na bansa na may pinakamalakas na military base ito sa annual GFP ngayong 2024. At ito ay may power index na 0.3639. Ang relasyon ng Taiwan at China ay may maraming mga aspeto, kabilang ang politika, ekonomiya, seguridad at kultural na mga ugnayan. Sa kabila ng mga pangyayari at pagsisika para sa diplomatikong pagtutugma, patuloy pa din ang mga tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China ay patuloy sa isang mahalagang issue sa rehiyon ng Asya-Pasipiko. Number 3, South Korea. Ayon sa pananaliksik, ang ginawa ng Sinopone Borderland Project noong 2022 patungkol sa tingin ng South Korea sa bansang China
Base sa survey, pumalo ng 81% ang negatibong pananaw sa mga Tsino. Ayon pa sa ginawang survey ng South Korea, ang naitalang pinaka-negatibo ang tingin sa China ay sinundan naman ng Switzerland, Sweden, Japan, Canada, France at Germany. Isa sa nakikitang dahilan nito ay ang epekto ng mga Tsino sa global natural environment. Kung kaya't, habang tumatagal, lalong hindi ito nagugustuhan ng mga Koreano. Inakusahan din ng South Korea ang China na sanhi ng pagkakaroon ng transboundary air pollution. Pero giit naman ng China, pinabulaanan nila na hindi ito totoo at nagresulta ng protesta ng mga Koreano sa harap ng embahada ng Tsino sa Seoul. Ganti naman ang China ayon sa survey, pumalo din ng 77% ang negatibo ang pananaw naman nila sa bansang ito. At ang pangalawang dahilan naman ay hindi nagustuhan ng South Korea ang pamamalakad ng China patungkol sa pagresponde ng coronavirus pandemic at maging ang mga bakuna nito. At ang panghuli ay ang illegal na panghimasok ng China sa karagatan na parte ng teritoryo ng South Korea. Kung kaya't patuloy na tinataboy ng South Korea ang China. Number 2, Japan. Maliit na bansa ang Japan pero kinatatakutan. Ngunit, iba rin talaga ang China. Sapagkat maski ang Japan ay hindi nila pinaligtas sa kanilang pangangamkam. Marami kasing mga disputed islands sa Japan na kung saan ay kiniklaim din ng China. At isa na nga dito ang Senkaku Island. Ang taktika kasi ng Japan ay ang pag-build ng military presence sa lahat ng mga isla na mainit sa mata ng China. At isa na nga dito ang itinayo nila na Coastal Observation Unit noong 2016, malapit sa isla ng Senkaku. Kung ang Indonesia ay pagpapasabog ng barko ang estilo, ang Japan naman ay chasing game ang estilo. Once na na-detect na malapit na sa teritoryo nila ang China, matik na magsisilabasan ng mga warship ng Japan upang habulin ng mga Chinese boats hanggang sa makorner nila ang barko na ito. Ang tensyon sa pagitan ng Japan at China ay nagmumula sa maraming mga kadahilanan. Kabilang ang kasaysayan ng hindi pagkakaunawaan, territorial disputes at mga alitan sa politika at maging na rin sa ekonomiya. Bagamat mayroong mga tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, nagpapatuloy pa rin ang kanilang mga ugnayan sa ekonomiya at iba pang mga larangan. Gayunpaman, ang mga isyu ng teritorial at kasaysayan ay nananatiling mga hamon sa relasyon ng Japan at China. At ang nangunguna sa ating listahan, Number 1, Indonesia. Kung usapang pagpalag sa China, nasa Indonesia ang isa sa boto ko sapagkat isa ito sa mga bansa sa Indo-Pacific region na madalas ay ginugulangan ng China pero hindi pumapayag na hindi palagan ang China. Sapagkat once na pumasok at nahuli ang isang barko ng China, matik ay may bantay na pangkaragatan sila na hahabol sa vessels at huhulihin ang lulan nito. At matapos makumpirma na mangingisda sila sa Exclusive Economic Zone ng Indonesia, ay direktang pasasabugin ang barkong gamit ng China. Take note, hindi lang China ang binabangga ng Indonesia, maski ang ilang mga Pilipino ay nakaranas din ng mga ito. Meron kasing tinatawag na Satgas 115 ang Indonesia, na kung saan ay trabaho nila na rumonda lagi sa nasasakupan ng kanilang bansa. Alam mo ba na nagre-reklamo na ang China sa Indonesia sapagkat daang-daang barko na pala nila ang napalulubog ng Indonesia? Kung kaya't, madalang lang talaga ang kaso ng panghihimasok ng China sa Indonesia. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol sa mga bansang gumanti na sa China. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.